Good morning sa iyo, Doc Yu. Good morning, Connie, at good morning sa mga kapusong kasama natin ngayong umaga. Ito na ang unang tanong, Doc Yu. 16 years na raw na may ovarian cyst si Grace Villanueva. Ang tanong niya, bakit nga raw ba kasi nagkaka-ovarian cyst ang isang babae? Marami kasing dahilan, Grace, kung bakit nagkakaroon ng ovarian cyst ang isang babae. No? At marami ding klase ng ovarian cyst. Merong benign, yung hindi cancerous, at meron ding cancerous na naging malignant din later on. So bakit nga ba nagkakaroon ng ovarian cyst ang isang babae? Unang-una na dyan, ang pinaka-most common cause kung bakit nagkakaroon ng ovarian cyst ang isang babae, yung tinatawag nating follicular cyst. Diba, nangingitlog yung isang babae every month, pero hindi kasi nare-release yung itlog na yan sa ovaryo. At ito ay nagkakaroon yung area na yan, nagkakaroon ng tubig, nag-iipon yung tubig doon, at nagkakaroon ngayon ng follicular cyst. Pero ito ay nawawala within 8 to 12 weeks. No? Kung may cyst dyan na nagpe-persist more than that, baka iba na rin ang dahilan ng ovarian cyst na yan, at kailangan masusuri din kung bakit nga ba persistent yung cyst. At usually kasi, pag tumatagal yung cyst na yan, lumalaki. Sa kaso mo, hindi kasi siya lumalaki, kaya pwedeng hindi naman galing sa ovaryo yon, pwede naman doon sa tabi ng ovaryo or doon sa tubo yung tinatawag nating paratubal cyst. So, siguro kailangan ma-ultrasound ka uli, mapa-follow up yan kung ito ba ay lumalaki o hindi o kung ito ba ay may tendency na maging malignant. 31 years old na raw ang ating kapuso at may tatlong anak. Ang problema nga lang, nakaranas daw siya ng yellow nipple discharge noong una at nito lamang ay naging greenish naman. Clear naman daw ang ultrasound niya ayon sa doktor. E bakit nga ba kaya niya ito nararanasan, Dr. Q? Ang tanong mula naman kay Rochelle B. Importante, Rochelle, na magpatingin ka na sa doktor, either sa surgeon man o sa gynecologist muna para makita kung anong klaseng discharge yan. Kasi ang discharge sa isang babae, kung hindi siya gatas, ay hindi yan normal. No? Greenish or yellowish discharge, ibig sabihin noon, may infection dyan sa loob, or it could be a manifestation of a cancerous mass doon sa loob na hindi mo pa nakakapa o hindi pa siya nakikita. So kailangan either ma-ultrasound ka, breast ultrasound, or mammogram para malaman kung ikaw ba ay may mass doon sa loob ng suso o di kaya ay mayroong infection lang. No? So, kailangan ka magpatingin ka muna sa doctor. Dr. Q, 30 years old na raw siya pero never pa raw siya nagkaroon ng menstrual period. Naku ha, sinasabihan daw siya na baka mawala na siya ng matres. Ano raw ba kaya ang ibig sabihin nito, Doc? Tanong yan ni M. Lumibaw. Dalawang klase kasi yung amenorrhea o pagkakawala ng regla sa isang babae. No, may tinatawag tayong primary amenorrhea at yung secondary amenorrhea. Yung primary amenorrhea ay talagang hindi pa siya nireregla kahit minsan. Yung secondary amenorrhea naman ay nireregla na siya noon and then bigla na lang tumigil yung kanyang regla. Sa kaso mo, M, ikaw ay mayroong primary amenorrhea. Ano nga ba ang dahilan ng primary amenorrhea? Unang-una, pwede mga congenital abnormalities, wala kang matres, hindi nag-develop yung matres mo, or walang nag-develop na vaginal canal sa katawan mo. No? Kaya sa ganon, ay hindi ka talaga makakaroon ng regla. Pangalawa, pwede rin may matres ka, may ovaryo, pero sarado yung hymen, so hindi nakakalabas yung dugo tuwing ikaw ay nireregla buwan-buwan. Pero ito kasi ay may simptoma din na maramdaman ng isang babae. Unang-una, may bukol na lumalabas sa puwerta na medyo bluish yung kulay, na medyo makintab. Na ibig sabihin noon, yung membrane na yan ay hymen yon, napupuno na ng dugo doon sa vagina kasi hindi nga naman lumalabas. At itong dugo na ito ay pwede rin bumalik doon sa matres, maiipon yung dugo sa matres, lalabas doon sa tubo at pupunta doon sa pelvic cavity. So ito ay tinatawag nating imperforate hymen. Pero usually naman kasi, pag imperforate hymen, nadadiagnose ito mga 2 or 3 years after na dapat nakakaroon na ng regla yung isang babae o yung tinatawag nating menarche. No? So, sa edad mo, 31 years old, malamang hindi ito imperforate hymen. So, makikita yan ng doktor kung ito ba, kung patent ba ang vaginal canal mo. At saka kung patent man yan, ay kailangan sigurong ma-ultrasound ka para makikita nila doon sa loob kung normal ba yung matres mo, may ovaryo ka ba. So, para sa ganun, ay matitingnan natin kung paano natin i-manage yan. Depende doon sa final. Wala naman kay Rhea Magtibay, 1 year and 5 months na raw siyang hindi nagkakaroon. Normal lang ba ito, Dr. Q? Sana, Rhea, binigyan mo kami ng impormasyon kung ilang taon ka na,
ilan ang anak mo, o kung ano ang body build mo, kung ikaw ba ay normal weight, overweight, obese, or underweight. No, kasi ito yung mga factors kasi na pwede maging dahilan kung bakit ikaw ay nawawalan ng regla ng ganun katagal. Pero kung ikaw ay nasa past 40 na at ito na yung cycle mo at wala ka ng regla, so ibig sabihin noon, nagmenopause ka na. No? Kasi ang menopause ay binidefine natin yon na 1 year na dire-diretso wala ka ng regla. No? Pero kung may mga on and off na bleeding ka pa between those months, then ibig sabihin noon, nasa perimenopausal period ka lang. No? Ngayon, kung hindi ka pa menopause, lagyan natin less than 40 ka pa lang, no? Pwedeng may mga hormonal problems dyan. Kung nag-weight loss ka, yung abrupt weight loss or abrupt weight gain, nagkakaroon ng hormonal imbalance, pwedeng hindi ka rin nareglahin. Kaya importante na magpatingin ka sa gynecologist mo para ikaw ay magawan ng mga tests para makita kung ano yung dahilan ng pagkakawala ng regla mo ng ganon katagal. Thank you so very much, Dr. Q, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang ho ang inyong mga tanong sa ating Facebook page. And who knows, baka next week tanong nyo na ang aming